Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Ano ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Oras, alas 6.04 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong abuntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan adlawng Lunes sa 12 sa bulan sa Hulyo 2021. Kumusta? Welcome ni atong programa. Ubay-ubay ni atong hisgutanan sa kinatibukan ni atong programa. At least sa kaso sa COVID-19 mga katinig, atong nakita karon nga hinahinay nang nikunhod ang kaso sa Sok Sargent Region. Ingon man diri sa probinsya sa Cotabato kagabi nakatala og ubos na nga kaso no, mas daghan tong mga naayo kumpara sa mga bag-ong kaso. Sigun sa gipagawas nga datos na tala ang 173 nga mga bag-ong kaso unya ang mga naayo pod. Sumala sa gipagawas nga datos sa Center for Health and Development o DOH 12. Naa sa 180 no, lamang lang gamay og pito ka mga ang mga naayo no kumpara sa bagong kaso. So kinatibukan 2,966 na lang ang ato ang aktibong kaso mahimaginaot kita nga kini magpadayon diri sa probinsya sa Cotabato sa kasamtangan anaa na lang sa 531 ang atong aktibong kaso sa tibok probinsya no. Unya sa Kinabawan City na ana sa 90 ang atong aktibong kaso. Oy, ato lang sundon ha ang mga ginapatuman ng mga health protocols. Niadtong nga nilabay mga adlaw mga katinig, dunay mga natala nga mga tayog no. Diri sa Kinabawan wala kay nasinati pero dito sa Cotabato City alas 2 o quarter to 3 sa buntag no. Medyo kusog-kusog tong nasinati dito nga paggalinog pero nasairan nga ang tayog di ay nakasentro dito sa may Kalamansig no. Naa sa 4.6 magnitude of 4.6 ang natala sa P-box unya mabawra naa sa 15 kilometers ang kalawmo niini mga katinig no. Pero gawas di ini akong gitan-aw ang history mga katinig sa dihang nasinati nato tong tayog. Aduna di ay nga mga paglihok sa yuta ang nahitabo pod diri sa Arakan Cotabato. Ingon man sa bukid noon mga tagpila pod ka minuto no ang iyahang interval pero dili nimo siya ma-feel sa taas pero sa ilawom nagalagubo na di ay no. Ang pagkabalo nako na ba fault line di sa Arakan mo regula man tingali. No? So nganong nagalihok ang yuta but anyway atwa ka ng hisgutan na asa linya sa tong komunikasyon si PBOX sa volcanologist engineer Renier Amil Bahar. Sir, may buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, may buntag Loy o may buntag po siya mga taga-paminaw. Akong ginatanaw ning record sir no sa ato ang PBOX sa inyohang page. Dunay mga paglihok ka sa yuta diri sa probinsya ingon man sa Bukidnon og sa Sultan Kudrat area nga wala na feel sa taas pero ang pinakaulahing na feel nato especially diya sa Cotabato City og sa may Kiamba katong nahitabong nga linog diatong kadlawon sa Sabado sa may parte sa Kalamansig sa Sultan na Kudrat. Unsang mga pag-analysis ninyo dresser sa mga panghitabo sa kasamtangan? Yes, nahitabong paglinog sa Kalamansig. Kung asa ang atong epicenter is 8 kilometers south, 47 degrees west of
Kalaman 6 o Kang Kudarat. Ang magnitude ani Loy 4.7 o ang kalalumon ani is about 45 kilometers. Now, kini nga paglihok Loy, naitala ni siya nga intensity 4 sa Kalaman 6, Palimbang o sa Libak Sultan Kudarat. Intensity 3 sa Cotabato City o intensity 2 sa President Quirino Sultan Kudarat o intensity 1 sa Sampunga City. Kini nga paglihok Loy, part na ni siya, normal na ni siya nga paglihok diri sa area sa southwest central Mindanao. Naamang ko tayong mga earthquake generator nga naadiha. Okay. We have to remember ang pinaka-active na itong earthquake generator diha, ang Cotabato Trends, still na gapon siya mga activities nga ginahatag. Kunya, natay mga gamay pong food nga nag-traverse po diha ang area. So, kandiri sa OP nate mga full pod diha nag-traverse nga area. So kini pong paglihok pod diri pod sa Bukidnon pod. Aftershock gihapon ni siya Loy sa mga panghitabo or paglihok atong nahitabo last June 14. Aftershock gihapon ni siya. So may kadingilan, so, no? Yes, continue gihapon siya hangtod dili na mag-stabilize. So continue gihapon, and we have to remember nga daghan gihapon na siya fault diha. Duol-duol gihapon na mga fault, and hopefully dili siya mag stress transfer sa bang fault para dili mag sige nila linog. Okay, ang pinakaulahing pagtayog na tala sa PBOX kagahapon alas 5:45 sa hapon, natala ang magnitude na 2.5 nga paglihok ka sa yuta, pero sa ibabaw wala ni siya na sinati, no, bisan pagmabaw siya kagahapon. Yes Loy, absolute Loy, namong koy mga paglihok na dili na actually average mga 25 quake per day. Oo. So, may mga paglihok na dili na nato ni siya ma-feel, but again still attributed to the tectonic event nga sa mga fault. Ang kagahapon niya natala 5 minutos lang ang interval, no. Na po yung 2.7 na magnitude nga natala alas 5:40, then pagka alas 5:45, 2.5. Sumaw na siya. Pero kining paglihok diri sir sa may Arakan Lapita nga natala nitong Sabado pod, adlong Sabado, sunod-sunod, no, mga pila lang ka oras ang iyang interval, do hinay siya. Pero unsa nang naadya ron sa Arakan? Naabay fault diha? Naabay ka pong director first hello sir, kadiyot sir, medyo na nawawa gamay yung signal, nag-chapi-chapi. Hello. Oh, kana sir, hello. kana. Oh. So unsa na tubo sa Arakan sir? Naagihapon tayong mga earthquake generator o mga fault nga naadiha. Oo. Ko baka familiar tayo kung ang orientation is from east to west ba or north to south ba, mga orientation sa mga fault naadiha. But not mga fault diha, kiri dapit ko ubos yan ni Karatan. What I remember is kining there is sa Carmen, there is sa Matalam, there is mga fault diha. So, that's what happened na siya nga naagya sa mga quake na may tabo niya. So, may possibility nga medyo dila na ito iampo, no, nga doon ay may tabo nga kusog. Pero may possibility nga na sir, naagya yung mga posibleng kusog nga tayog nga may tabo. Kaya nagalihok pa ng yuta sa Ilaom. Yes, naagin na siya na ang possibility nga every place is mangun nga na atay earthquake generator, ilagin na siya mawala ang possibility nga posibleng siya na naing kusog na quake. So, as what is happening in North Cotabato. So, kanang mga terrorist na mga quake, ilagin na nato na siya pwede iwala nga naagyakit na kusog. So, in the case of Bukidnon, as well as siya nandiri sa Arakan, it shows na active ng mga fault nga mga earthquake generator nga naagya. So, possible gihapon na siya nga makakreate gihapon o kusog na earthquake. Pero kana mga fault niya na may sumpay diri dapita sa may tulunan diri sa Kinapaon o Colombia o wala? Lain ang ihang kuan linya diha? Separate niya siya nga fault po kining diri sa Colombia nga side sa tulunan at nang lihok last 2019. Separate niya siya nga fault with respect na po dari sa side na po dari sa Bukidnon, dari sa Carmen, dari sa Matalam, dari sa side sa Arakan. Separate na siya. Dari sa Kinapawan, sa North Cotabato, kabalo ng taon sa Ibuhaton, inigkamutay o
Katulang mapukaw lang katong nervous ka na sinati ito nilabahing 2019. Karon atong gina-celebrar no ang Disaster Consciousness Month karong bulan sa Hulyo, pero nakatutok kini sa pandemyang COVID-19. Unsa po'y aktividad ng ginahimo karon sa PBOX? Well, mao gihapon Loy, basic gihapon ta sa ginatawag nato nga information dissemination. At ginaawag ang tao nga ta sa andam with respect kay Retalino. At what we have in Bukidnon last June po, June 14, dos ng mga nadaot ang balay, isa to yung probable at yung mga basta-basta na lang, walay engineered, dili siya ni Agi og engineering practices, basta na nagtukod og panimalay, nagputang og posting nga kahoy, unya ipapilitan og wall nga ano nga semento nga CSB or hollow block. So ang tendency og wak kay nang hollow block kay pag vibrate atong kahoy, wak kay na siya. So we have not dili siya isa kung taon nimo if ang atong buhaton nga structure is dili fit good. So wala lagi tayo mahimo. Paglidog ka paglidog, automatic, mahugnog na siya. So, we have to understand nga, dili, ingon nga, basta siminto na lang kung maagi ang linog, mahugnog na siya. No? If you do it properly, kung natin practice properly, so, safe na siya. So, sa pagkakaroon, gipagawas na sa opisina ang gitawag na mong spectral ground motion acceleration, yung SAM-PH, na na study, mauna na siya basihan karon, mag-replace na itong 62.2 sa National Building Code. So kung magtukod sa og mga structure, sundo na ito ang ground motion acceleration na butang dito, butang gamiton. So busunod na sa sakto para malikayan na ito ang mga damages patabutan ng lino. Ang problema, gawas niya na kanang ito ang target nga masunod na ito ang standard no, ng palisiya. Pero ang mga materials, for example, sa balas, lahi ang balas diri sa Kinapawan, di o kumpara di sa Cotabato, no? First class, ang gikan sa Simway. Kining balas diri, gikan sa Amotasa, gikan ni mga balas diri nga naa sa Kinapawan, parang dili nga nakanindot kumpara ni mo sa Simway na quality, no, sa balas. Yes. With respect to mga material, Loy, example, kung gingon nga balas, Loy, naman tayong process ng Loy, na pwede natin buhaton. Halimbawa, ka ng balas, supervised focus sa mga isa sa mga project sa Japanese counterpart namo. Ang balas ugasan gid sa mo agud. I mean, tuguon gid nimo ang mga worker to wash out to sudden gravel. So ugasan gid na siya para mupit gid sa sakto. Then one thing which is I observed which is common in Bukidnon, Rock, North Cotabato as well as in Davao del Sur, common ang pagbutang anang molasses sa CHP o sa hollow block. That's not a good practice. Walay bonding effect ang molasses with respect dito sa cemento. E morang ipahuyang ang hollow block. So, avoid using that one. Sa mag-patronage ng mga nagbutang anak. Kaya ano, that's not good. Dili na siya. The usual nga na-investigate na po with respect sa mga building collapse, sa mga wall collapse, sa mga panimalay. With to hollow block tang address ko na mo paling diretso na mahulong diretso nang mga dili sa ligon no dili gi sa ligon yun. So as much as possible we have to do the strict compliance with katos mga manufacturer na dili maggamit anak kasi wala na siya ano wala banding effect. Mo gani. Nagani ba mga hollow block sobra kanipis kayo ang unsa ang pagkatimplada sa semento no? Nga imo halag kumuton mapulpog na. Yes, Loy. Na mga nang klase ng hollow block Yes, isa na siya sa mga problema ang atong giatubang. So, as possible, the LGU will regulate with that and avoid using this 4 inches hollow block kung it comes to wall outside. If you build a structure basta wall outside yan 6 inches na hollow block ng ganito. 4 inches hollow block is good for internal condition lang. So, if we follow the proper rules and regulations, atong i-come up to yan. If we will follow the proper rules and regulations, wala tayo problema sa linog. So, as I investigate,
sa earthquake on June 14, 2021 in Kadingilan, Bukidnon, naay panimalay nga nakita na ko nga civil damage na apoy tapad niya nga panimalay nga wala man na itat. So, nagpasabot nga a certain house nga naay damage. Di na follow properly what is the rules and regulations. Correcto. Ang uban gani dili kuan ang ginagamit, dili bakal eh. Kanang ginasulod sa tunga sa hollow block para muli ko kanang kuan kawayan. Kawayan. Yes. Oh. Wala gabutang og og reinforced bar so kawayan. So now, nagatipid basta importante na alay balay ang problema ang safety no. Gamay tayog o mao na siya mga problema, Loy, not in the proper practice. Uh-oh. So, isampas na to, if we will do the proper practices, we don't have to worry about earthquake. So, if we will not do the proper practices, so mao na siya problema. Oo. Sir, salamat yung kayo sa higayon. Gihatag ni mo sa itong programa, Maing Buntag. Maing Buntag po, Loy. Maing Buntag po. Apo, thank you so much po. Si Engineer Renier Emil Bahar sa ang atong volcanologist sa PBOX sa Cotabato. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:19 ang atong oras sa katong ginamention nako no nga tayog na sinati sa Arakan Cotabato natala sa PBOX niadtong alas 8:37 sa gabi, July 10, 2021 no, magnitude 2.4. Unya gisundan na pud ni siya og bandang alas 10:19 no, natala ang magnitude 2.6 unya ang Kalaumon 1 kilometer. Oo. Pero at least no hinay lang pero sunod-sunod pila lang ka kwan oras nang ang ilang pagitan so mo nang kinahanglan dapat mangandam gyud ta no. Wa ta kabalo sa ibabaw nya dito sa Laom di ay nagalagubo na di ay nya makalit na lang labi nag laom-laom na ang nahimong paggalihok ka sa yuta o laom nang gihagsaan no sa mga paglihok ka sa yuta nya mo nang base makurat na lamang ta no? So mo nang gina-mention Engineer Renier Emil Bahar para malikayan ang mga damages sa mga panimalay dapat sundo ng katong standard no ng mga materyales ang ginagamit o, sa pagpatukod sa mga panimalay. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:21 mga katinig ang atong oras sa importante nga kung ligon atong panimalay, ligon po nga tuang kaugalingon hilabi na ng atong pangdepensa, di ba? Kaya karong panahon na napagyapon ng bahad sa COVID-19, busa atong tabangan ng kaugalingon para mapakusog ang immune system nga mao'y makabatok sa lain-laing mga viruses o mga kagaw. Ang Yaki Herbal Capsule, makatabang mga katinig, mamahimo kayong himuon kining food supplement. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? Sabi niya, noon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papilyari karsinuma. Wala ko lang na panahon na kung gitry ng iyahang produkto ang Yaki Capsule. I-split na ko ng inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga noon daw nga inigatipan daw ang resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients. Walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi. Siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabag stock asenso. Ang inyong mga baboy, manu ug bibe. Baka o kabayo, kanunay pakan-a. O MM Face Premium. Paspas ang pagdako o maayong resulta. MM Feeds Premium. Maayong magpatubo.
SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Keys, Weight Plus, Animal Feed Supplement. Nganong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto nga King's VitaPlus Animal Feed Supplement? Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's VitaPlus sa gialimahang hayop kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit ug balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakumpleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's VitaPlus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building. Pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit ug King's VitaPlus mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items ug uban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch, specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinapawan na makit-an sa Joverlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office makit-an sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kim Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Odron Uniform Center Kinapawan, open from Monday to Friday and Sunday. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:26 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni atong programa ng Tinig ng Bayan. Samtang sa Picas Bayan, doon na po kita bad news mga katinig. No? Kay naunsa na ba ni? Sige-sige na naman og pag-saka ang presyo sa produkto nga petrolyo. Ah, sugod Enero hangtod karon mga katinig, kapin 11 pesos na o kapin 10 pesos na no ang gisaka sa presyo sa produktong petrolyo gani ugma do na po panibagong paglihok sa presyo. Ang sulti sa mga oil companies dihinay daw ang peso kontra sa dolyar, no? Nya do na po nagakahitabo nga panagbangi sa mga miyembro sa OPEC members, no? Bisag unsa na lang ang ilahang ginarason para makarason lang nga magpasaka sa presyuhan sa produktong petrolyo, no? Napay kaso sa COVID, no? Bisag unsa na lang lagi ilang ipang rason mga katinig, makalagot na ba, no? Niatong last week napoy pagsaka, niatong semana halos semana na lang dunay paglihok sa presyo. Okay lang tag ginagmay, dinagko pag yun sa gasolina karon na 1.10 o hangtod 1.30 ang ilang ipa-increase ugma, no? 50 hangtod 60 sentimo sa diesel o kerosene. Mo na ingon nila mga katinig. Pero sa mga paglantaw sa itong mga ekonomista ni ini, klaro ba? O doon na ba'y igong rason para mag-increase sila sa mga produktong petrolyo o sa presyo ni ini? Kung ikumpara ni mo mga katinig, arang-arang dress kinapawan kay barato-barato pa, no? Pero dito sa Midsayap, tingala ka sa Pipalma area, anong mahal man ang ilang presyo? Halos pareho sila sa Cotabato City.
59 ang kadalitro sa special gasoline. O 58 ang unleaded. Dire sa Kidapawan, at least na ay 56 ba, no, ang special. O 3 pesos pa is 3 pesos, no. Wala matingala ka ba? Grabe kuning mga negosyante, perting mga daluag yun. Si Professor Ramon Bilino Jr. itong kaoban. Prof, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat naman ang kikinig. Oho. Makatarungan ba itong rason ng mga oil companies para magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto? Biruin nyo, nung last week, sabi dahil daw gumalaw ang presyo sa world market. Ngayon, ang rason naman ay dahil daw sa pagbaba ng palitan ng piso kontra dolyar at alitan ng mga miyembro ng OPEC. Yeah, actually yung pagtaas sa world market medyo na-explain pa natin. Talagang tumataas ngayon kasi mataas na yung demand, no? Yung mga countries, no, na medyo okay na yung kanilang vaccination program, slowly nag-opening up na, no, like itong United States. So ibig sabihin tumataas na yung demand ng langis. Mm-hmm. If you remember last year, no, during sa kasagsagan ng pandemic, medyo bumagsak yung presyo ng petrolyo. Oh, kasi bawal lumabas sa mga OPEC tao. Members. Oh, ginawa ng OPEC members, binawasan nila yung kanilang production, no, kasi babagsak yung presyo, sumalulugi sila. Ibig sabihin, kahit na nagpo-produce sila, hindi sila kumikita dahil bagsak na bagsak yung presyo kasi walang gumagamit dahil naka-lockdown yung mga tao. Ngayon, no, medyo na nag-open up na yung mga economies. Medyo yun na, tama ka, no, nag-aaway-away sila, no? Kasi di nila alam kung gaano kataas yung itataas nila. Kasi sila mismo, gusto rin nila kontrolin yung presyo, no, ng petrolyo. So, ngayon, aside from may kaguluhan din talaga sa Middle East ngayon, and tama, no, medyo mababa yung piso, no, almost 50 pesos na per a dollar, pero sabi ko ngayon yung pagbaba ng piso dapat hindi naman ganoon kalaki yung paggalaw yung paggalaw ng so saka kung dahil sa peso, no, siguro dapat mas papantay-pantay yung pagtaas, di ba? Correct. Pare-pareho lang naman yung currency na ginagamit natin. Tama ka, no, medyo meron ding paggalaw kasi, no, within sa mga aside from yung national and international market, no, dito sa domestic market medyo may paggalaw din. May mga lugar talaga, no, na nagkakaroon ng cartel na nag-uusap-usap yung mga may-ari ng gas stations. Sila na yung nagde-decide kung anong presyo. Kasi wala namang choice din yung mga tao kung hindi tanggapin, no? Totoo. Kaya nga, ang iba, sinasamantala na lang ng ibang mga motorista, yung mga promo na ginagawa, kunwari promo, kaya magtataka ka, bakit itong si company na ito nakakababa ng ganitong presyo, nakakapag-promo, samantala yung iba, napakataas pa rin. Ang isang problema pala dito, Prof, pag once na ikaw lang ang masyadong mababa, bibirahin ka ng ibang mga may-ari ng gasoline stations. Kailangan sumabay ka sa gusto nilang sayaw o gusto nilang tugtugin. Pag-iinitan ka nila. Pag-iinitan ka. Kaya nga medyo siniswerte kami dito sa Davao kasi dito yung mga small players, no, hindi kasama sa big three, medyo nag-iiba talaga sila ng presyo. Kaya makikita mo kung may magtataas, may mga lugar lang dito sa Davao na mataas na mataas. Alam mo na kung saan yon, pero yung mga mababa, alam mo, so makikita mo talaga yung pila, no. Yan, very unfortunate lang sa ibang lugar na gano'n, no, kung hindi nag-uusap-usap yung mga may-ari ng gas stations, sila naman ay may mga malalakas dyan, they're influential, na pag mayroong mas mababa, medyo ginigipit din naman nila. Kaya nga medyo nakakalungkot, eh. For example, dito sa probinsya ng Cotabato, yung first district sa may Pipalma area, mas mataas sila ng 3 pesos sa bawat litro kumpara dito sa ikalawa at ikatlong distrito sa probinsya. Kaya nga, nakakalungkot, masyadong mapagsamantala yung mga ating mga kababayan, mga negosyante. By the way, Prof, nakikita natin yung figures ngayon, no, sa Mindanao, tila yata bumababa na, no, yung mga bagong nagpo-positibo ng COVID-19. Anong nababasa niyo doon po sa paggalaw ng mga kaso ng COVID-19 ngayon po?
yan, nanonotice natin, cyclical na siya, no? Ibig sabihin, umiikot-ikot lang siya. Ibig sabihin, no, yung mga ginagawa natin ngayon, efforts, it's already working, pakonti-konti. No? Like, for example, dito sa Region 11, MECQ kami, so medyo limited yung movement. So medyo pakonti-konti, no? Pero yun lang ang problema, eh. After natin mapababa, tapos mag-open up na naman tayo, tataas na naman. Kaya sabi ko, cyclical na siya, eh. Ganun din, no? Nangyayari sa Metro Manila, sa Cebu, ang ano lang talaga sabi ko, ang pinaka-importante is hindi ma-overwhelm yung ating ano no, healthcare facilities. At saka siguro nakikita na rin natin no. Pero ano eh, medyo sa barm area mababa pa rin yung ano eh, yung kanilang vaccination rate. I think nag-mention na yung DOH na may problema yata in terms of logistics. Like for example, may mga lugar na hindi sila makakapadala kasi medyo ano, medyo armado yung mga tao or may mga lugar kasi na hindi rin stable yung kuryente. Kaya may, ang medyo na nakakalungkot no kasi yung kung saan kailangan na kailangan yung vaccine doon naman hindi mapapadala dahil sa kakulangan sa ano no sa maraming dahilan facilities sa mga facilities especially na medyo sensitive itong mga vaccine natin. So hopefully sana ma-address ko ako ang tingin natin no, kung nagagawa ng ibang bansa itatawag na mobile no mobile refrigerated na van at least na tapos kahit na ano na lang no kahit na escorta na lang ng ating mga military or our police personnel para at least na hindi magalaw yung ano kasi importante talaga na sabay-sabay tayo kasi kung mayroon tayong lugar na papababayaan doon naman dadami kakalat pa rin natin. Kasi nga mobile nga yung mga tao. So for me, maganda na medyo nakokontrol na natin na konti. Although hindi pa tayo, no, we're not out of the woods yet. No, kasi medyo mataas pa rin as compared sa ano no, as compared last year. Pero at least no, nakikita natin na umeepekto yung ginagawa ng ating mga local government units. Hopefully sana makontrol na natin as the vaccines na dumarating, dumadami rin. So yun, titingnan natin na kung talaga bang happy new year ba yung December o pag-change ng taon. Prof, nakikita na ba ninyo na may possibility na pag kasi hanggang July 31 lang yung ano eh, yung kagaya sa Davao, isinailalim kayo sa modified enhanced community quarantine dito sa amin sa probinsya, naka-general community quarantine kami. May possibility ba na maibalik tayo doon sa dati? For example, mabalik sa modified general community quarantine ang Region 12 dahil next this month inaasahan kasi na may darating daw na 16 million na mga dagdag na mga bakuna parang yung ano yata eh, Johnson & Johnson. Yeah. Actually we're looking at ano eh yung weekly na ano no weekly progress report ng mga ano ng mga nagpa-positive. Kasi minsan although medyo mababa yung pala mababa din yung vaccination rate yung testing rate no. Ang medyo tinitingnan talaga natin yung percentage no sa dami ng mga na-vaccine ilan yung nagpa-positive. Dito sa Davao double digit pa rin eh. I think nasa between 18 to 22%. So yun medyo mataas talaga yun. Ito nakadepende rin talaga sa ano no sa magiging resulta nitong mga testing. So kung diyan sa inyo medyo bababa most probably mag MGCQ pero dito sa amin sa tingin ko medyo mataas pa rin eh kahapon yata no nasa triple digit pa rin ang Davao medyo mataas pa rin yon. And aside from doon sa ano sa percentage no ng nagpositive sa testing tinitingnan din natin yung hospitalization rate utilization. So kung mataas pa rin like for example no nasa 70% pa rin yung utilization, most probably hindi ibababa yung ating ano quarantine restrictions. So, tinitingnan na hindi natin tinitingnan sa vaccine eh. Kasi yung vaccine pwede siyang magiging factor sa pagbaba ng infection rate, pero ang tinitingnan talaga ng IATF would be the infection rate no. Yung figure pa rin na itatala araw-araw. Oh, yun. Kasi yun talaga magsasabi kung pwede nang mag-open up or hindi. Prof, maraming salamat sa panahon binigay mo sa ating programa. Magandang umaga ulit. Right. Maraming salamat, more power, God bless, and stay safe pa tayo. Si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University, mga katinig, sumala pa sa IATF, no? Nana sa mga kamot sa local government unit ang ilahang mamahimong desisyon kung ipatuman ang kamanduan sa Interagency Task Force nga nagatugot sa mga bata nga 5 years old 5 years old paubos
Pwede nang magawa sa ilang nga mga panimalay, especially sa mga lugar nga gipailawom na sa modified general community quarantine o general community quarantine, no? Sumala pa ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga naa sa resolusyon sa IATF nga dunay gahom ang local government unit nga magpagawas og kamanduan kalabot sa age limit, no, sa pagtugot nga magawa sa ilahang mga panimalay, especially sa mga mag-adto sa mall, inga na, di ba? Sa kasamtangan, bawal pang mag-adto sa mga mall ang mga minor de edad, labi na nga nakakita sa general community quarantine. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 6:40 na, mga katinig, ang atong oras. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud ana niya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taon sa buspos na entaon. Iyan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya. Bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ugon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kinabawan City, beside Avon. Maayo pa si Kwen. Nakatulong na kalawin. Apay na akong bayan na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da!
Dalihan, humanan ko og pangapi sa Akira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimim din sa Akira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy og mabuhat na ito ang atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Akira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:47 ng atong oras. Padayon kita sa atong programa. Ato lang tanawon kadali, no? Kining datos nga gipagawa sa mga bagong kaso sa COVID-19. So, sigon na sa gipagawas, mga katinig, sa City Epidemiology Surveillance Unit sa real-time census, no, sa daily census ang Kidapawan City, doon na ay kasamtangan na 90, no, nga mga aktibong kaso. So sa kinatibukan nakatala kita og 1030 nga confirmed cases og kasamtangan 90 na lang ang nahabilin nga aktibong kaso. Kung diin pinakadaghan gyapon ang local transmission 51 kinini gi-expect nato nga mukunhod pa, no, kay ang datos kay ilang gigawas July 9 pa, no. Ga-expect kita nga mas maubos pa ang kaso kay kagahapon wa sila nakapagawas og data. So pinakadaghan na abigyapon sa may barangay poblasyon unya ang sa DOH 12, mga katinig, sa gipagawas nga datos sa kagabi, well, taas-taas pagyapon kung imong pagtanawon gani ang probinsya sa Cotabato, mao'y usa sa mga lugar na dunay daghang gyud sa nangamatay, no? 216 na ang ihap sa mga nangamatay tungod na negos COVID. Doon niya, naguna pagyapon kita sa tibuok Soccsaryan Region. Ang pinakaulahing aktibong kaso diri sa probinsya sa Cotabato, napagyapon kita sa 531. So naas ikatulo kita nga adunay pinakadaghang aktibong kaso sa tibuok Soccsaryan Region. So dapat gyud, mga katinig, kanunay gyud tang mag-amping kanunay, no. Sa nadugang kagabi adunay nadugang nga 16 ka mga bagong kaso og 31 po lang nga mga naka-recover. Oo. Sa pinakadaghan nga kaso, local transmission sa gihapon, unya nadungagan og usa pang namatay nga taga Carmen na Cotabato tungod sa congestive heart failure. Mo na hinungdan nga gidala na ni COVID, no. Dunay komplikasyon na, mga katinig. Didto sa Kabakan ang naghimo ni Kabakan Mayor Herlo Guzman Jr. Nagpagawas siya og kining giamindahan ang katong unang gipagawas nga Executive Order number 15, no. Kung diin ilahang gipataas ang oras sa pag-abli sa mga commercial establishment, basta mahuman lang ang decontamination sa mga commercial o public establishment, pwede na usab pag-aablihan. So kada matag Domingo, ginapahigayon ang pag-disinfect, no, or decontamination sa mga establishmento sa ilahang lugar. So pinaagin ini makasiguro usab nga medyo mabawas-bawasan na katong mga nagkuyanap nga mga viruses, no. Og samtang nga sa pika sa bahin usab, by the way, adunay gipagawas nga kining datos, no, ang Philippine Statistics Authority. Na side baka katinig nga ang atoang populasyon sa tibuok probinsya sa Cotabato ang pinakadaghan ang lungsod sa Midsayap kumpara sa Kidapawan City. Sigunda sa gipagawas nga datos, ang lungsod sa Midsayap adunay adunay pinakadaghan kumpara sa Kidapawan City. O, ginatanaw na ko ning para di ko masayop, no, kaning datos diri, no. Okay.
So ang Midsayap adunay 165,378 ang ilang populasyon. Samtang ang Kinabawan City naaray 160,791, no? Unya ang ikaduha day ang pikit, ikatulo ang Kinabawan sa pinakadaghang tawo. Ang pikit na sa 164,646. Uy, mo ba? Ingana day kung tanawin mo sa dili lang kayo na improve gyud ang pikit no kumpara sa Midsayap ug sa Kinabawan, labi na naka sa sentro mo aging abini mo gamay lang tawo. Daghan day tawo ning pikit, no? Mo na karon mga katinig, kini ang mga datos sa mga matag munisipyo, sigurado ang kuan ani sa mga politiko nga nagaplano dagag governor, vice governor, ingon man ang board member. Oo, ilan ang giandam ni unsa kadaghaning taong pwedeng ilahang bisitahon? Asa pwedeng ilahang makuhang baluarte ni ini, no? Kay para mudaog sa umaabot nga eleksyon. Oo, so dapat di ay kining Kinabawan, pikit, ingon man ang Midsayap, mao ni ang kay daghan kayong kuan, daghan kayong ilang mga butante, so dapat gyud di ay ligaw-ligawan ng mga mayor dire, kay para makasiguro na. Pero mga butante ron mga katinig, wise na, kabalo na sila, no? Kinsay dapat nga iboto ng mga kandidato. So dapat ipadapulin sa ng politika. Unahon sa natong ang pagpanerbisyo kay ang politika once in 3 years naman. Ang problema nato kay inigkaw man sa politika, inigkaw man sa eleksyon, politika ra sa gihapon. No? Dapat ang pagpanerbisyo sa katawhan ang atong siguraduhon. Alas 6:50 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Han, naunsa naman yung panahon ron, uy? Daghan ang naggalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay musamuta og galisod. Kay ang stress ra ba? Mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Diao, gitimplahan tika og Okira Coffee. Uy, salamat han. Wala na tay mahimuhan. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, na mahuman raning tanan. Kalami pa di ay ning Okira Coffee han. Makapabasko gidi ay. Korean Red Fennec Ginseng ang nagunang sagol sa Okira han. Dunay mangosteen, maong makabasko. Dali na han, baskog na ko. Kana ba? Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Unsa ba gyud kining organic, organic foods o produktong organic? Ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa
organic eggs, cow layer, native og free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niyasam sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpalechon og organic lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sab kamo palit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawa sa 0921-630-637, 0930-961-3244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa puro kauswagan, New Bohol, Kidapawan City. Himsog na o wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelique Kapukaw nga si Johnny, taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini. Kuan mangguni siya magsakit-sakit, hubak pa man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko, ini umagligo akong painom, maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka. Kanang kidiyake vitamins mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Ganahan mga pisa, Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab. Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na. Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom din ninyo? Bilunga Gold. Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Ako'y kuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Nawala na ang gibati nga kasakit sa kilid ni Rodel Limbatong, taga Maharlika Village, Bangkal, Davao City, kay nanghaplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagtumarpod siya sa Yaki Herbal Capsule. Dahil man to kong lawas, pati nagdahin na akong kansa sidis sa kong tiyan. Paginom na ko Yaki Capsule, may time today, mag-iaplasan na ko Yaki Oil Liniment. Dahil naabot daw sa kasmana, okay naman ko yan, nawala na itong sakit sa kong lawas. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo gyud. Ang ngayon lang gyud nga sulayan ninyo. Mapalit ka na sa mga butika. Gikalipay ni Jeline Laraya, taga Peña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kidiyaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak na si John Carl. Yaki Vitamins kuya. May kuya, so nag-answer doon sa assignment sa math system kaya ata. O daw wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag kaang kuya. Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo. Ang ayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Alas 6:56 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan. Ubay-ubay na good mga opisina sa gobyerno, no? Ang tingala kakalit na lang ang ginapatuman sa pag-disinfect, pag-sirado. Kaya tungod doon ay mga nag-positibo po nga mga empleyado. Doon na po yung mga bangko dress dak bayan ang maupod ang kaso mo ng kinahanglan good continuous ang disinfection. Pero unsa ba yung mga palisiya kung halimbawa na monitor ang isa ka opisina nga adunay nagpositibo o adunay nakahimamat nga nagpositibo sa COVID-19. Usa ni mga katinig ang Department of Trade and Industry diri sa probinsya sa Cotabato, especially diri sa Kidapawan, at tumakahinabi karong buntaga si DTI Cotabato Head Inan Cabeles. Sir, may buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Sir Loy, mayong buntag sa mga naminaw karon sa Joy FM na Tinig ng Bayan, mayong buntag sa atong mga consumers o sa atong mga SME. Among nasairan, sir, nga doon na kita yung mga empleyado ang na-contact trace, no, sa CESO, human nga naka-adto yata sa pipila ka mga lugar nga adunay
nagpositibo sa COVID-19 og last week among nasayran. Tungod ni ini nagpatuman mo og bagong sistema sa pagpanerbisyo o pag-abri sa inyong opisina. So far, kumusta ba ang opisina ninyo, sir? Abli na ba usab? Yes, Sir Lloyd, no, daghang salamat. Katong Lunes, nagkaroon ni og isa ka positive case sa rapid sa opisina. So immediately per protocol, inform na to ang CESO Fidapawan. Immediately po, ang mga empleyado are advised na work from home from Tuesday to Wednesday. So, nag-inspect ang CESO. At the same time, protocol man po good sa opisina, although nag-disinfect me weekly. So, automatic po siya gi-disinfect Tuesday morning. And after Sir Lloyd's contact tracing na gikandak po ng CESO Kidapawan per guidelines, na-consider man ang opisina ng low risk for transmission. So naka-reopen ni Webes na. And per guidelines mong good po sa DTI, since katong GCQ sa June, naami ginatawag na alternative work arrangement, alternating weekly. Ibig sabihin, only 50% sa total na staff ang mag-report this week, and then the following week, katong isa na po ka-team. Ang purpose aning ma-minimize ang number sa tao, and then kung sakali po nga na yung mangyari, we are assured na ang local transmission is limited sa mga staff na nag-duty ka na nga week. So ibig sabihin na wala ra na apektuhan ang inyong pagpanerbisyo. Pila lang kaadlaw ang pag sa tawag na ini na apektuhan kay katong gihimo tong contact tracing. Yes Sir Lloyd, no. Although open ni Thursday Friday. I-allow na mo tong mga staff na siguro out of psychological consideration medyo matok pa sila. So ang Webes Bernis na mo na lang ni dalawa, tatlo ka staff ang nag-duty. Pero gina-expect na ako na karon nga Monday, ang katong isa ka team na mo nga wala nag-duty next week is 100% ko sila nga mag-duty karon. So matawag na ako na back me to normal operation karon nga semana. Okay. Unsay proseso sa mga dunay makig-transact sa inyo, sir? Sa karon Sir Lloyd, no, last week tanan nga naga wala ni nagdawat og client effective Tuesday to Friday. Oo. So gina-refer na to sila sa Negosyo Center Kidapawan na adin na sa may atbang sa Kidapawan Pilot Elementary School. Pero karon nga adlaw, Monday this week, makadawat ni og mga client. Dili man po na sila doon nga nagasunod per protocol sa CESO. So naami control pa isa-isa lang ana sa ila ang nagasunod sa opisina for transaction. Gin-encourage po na to ang iba na kaya nila mag-online, labi na sa business name registration, is i-avail nila ang online system. Okay. Sir, salamat yung gayo sa higayon nga gihatag din mo na itong programa. May buntag po. Salamat Sir Lloyd. Oga. God bless sa tanan. May buntag po, amping po kanunay. Si DTI Cotabato Head Inan Cabieles, at least no, wala nito mong local transmission na contained dayon na katong kaso kung nga din doon na sila empleyado nga nagpositibo sa gipahigayon nga antigen test. Alas 7:02 na, wala kita igong oras mga katinig. Musunod na katong alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ng programang Tinig ng Bayan. May buntag. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 105.7. Oras sa alas 7:03 na. Time checks brought to you by